Ang Snake Island ay kilalang kilala na pinakadelikadong isla o lugar sa ating planetang Earth. Saan kaya ito matatagpuan? In this video o content ay tatalakayin natin at pag-uusapan pa natin ang isla na punong-puno o nag-uumapaw na sa sobrang dabi ng ahas o mas kilala sa tawag na Snake Island. At ang islang ito ay matatagpuan sa Brazil. Kaya, let's start! Sa isla o sa island na ito ay kahit saan ka mapatingin ay may makikita kang iba't ibang uri ng mga ahas. Iiha, de Queimada, Granda. O mas kilala sa bansag o tawag na Snake Island o isla ng mga ahas. Ito'y isla sa Brazil sa bahagi ng Dagat Atlantiko. Bagamat ang islang ito ay maliit lang, maraming puno at marami ring bato. At dito rin pala matatagpuan ang nakakalasong Botrops insularis na ang kinakain lang ay tanging ibon. Kaya paubos na ang lahi nito o tinatawag nilang critically endangered. Pero ang ahas pala na ito ay ang pinakadelikadong ahas sa ating mundo. Ayon naman sa Business Insider, matapos kang makagat ng ahas o pinakadelikadong ahas na ito, ay kahit na may pangontra ka pa sa lason, ay mamamatay ka pa rin. Ayon din sa mga sintomas na pwedeng mangyari sa iyo, ay ang gaya ng mga ito. Pagkalusaw ng muscle, pagdigil o paghinto ng pagkain ng atay at pagdurugo ng utak. At marami pang ibang sintomas na posibleng ikamatay mo. At ang pinakamatindi ay parang asido ang lason na ito, nalulusaw at tutunaw sa katawan o laman ng isang tao. Na kayang pumatay nang wala pang isang oras na ang tiyan sa mulang mabuhay pag nakagat ka ng nakakalasong ahas na ito ay 3% lamang kahit may gamot o pangontra ka pa sa lason ng ahas na ito. Ayon din pala ay ang huling pumunta sa isla na ito ay natagpuan sa gilid ng pangpang sa isla kasama ang kanyang sinakyan na bangka na walang buhay at punong-puno ng dugo. Ang mga illegal hunter ng ahas ay pumupunta rin sa Snake Islands para manghuli o hulihin ang single golden lancer na nabebenta ng mga hunter ng higit kumulang $10,000 o hanggang $30 na sa pera nito o sa pera natin sa Pilipinas na nagkakahalaga ng 1 million o 1 million piso. Mahigit at mas mataas pa nga na binebenta ng mga hunters sa mga scientifico at kolektor ng hayop. Ang pagpuputol noong unang panahon ay ang pinaggalingan ng pangalan ng Queimada na salitang Portugis na ang ibig sabihin sa atin sa Pinas ay sunugin. Dahil sa mga nakatira ng lapit rito ay sinubukan ubusin at putulin isa-isa ang mga puno rito ng saging. Sa islang iyon, meron din palang lighthouse na itinayo noong 1909 para palayuin ang mga sasakyan na gaya ng pantubig na pupunta sa isla. Pero sa sobrang delikado o sa sobrang delicate ng islang ito, pinatay ng mga ahas ang lighthouse keeper at ang pamilya rito nang lumusot ang ahas sa bintana ng lighthouse. Noong automatic o kusa nang gumagana ang lighthouse sa isla na ito, wala ng mga tao na nanatili sa lighthouse na ito. Kaya ang pinapayagan ng pumunta sa islang ito ay ang mga research team para kumuha ng impormasyon ukol sa mga bagay na tungkol sa isla ng sobrang dami o sobrang umaapaw na ang mga ahas ito. Kahit saan ka mapatingin o tumingin sa isla na ito, ay may makikita kang iba't ibang uri ng mga ahas. Hindi lang pala ang mga ahas ang nakatira dito, meron din palang 41 o 4 na pung isa na lalahi ng mga ibon. Ay ang isla rin pala na ito ay may 500,000 o 500,000 na populasyon ng ahas dito. Pero ang big question natin ay paano nga ba napunta ang mga ahas dito? I-comment mo naman sa comment section kung paano mo nalaman at paano nga ba napunta ang mga ahas sa islang iyon. At may nakalimutan pa pala akong sabihin sa inyo.
Ako nga pala si BTB, kaya akong may kamukha. Akong content, pasensya dahil na search ko lang ito. Thanks for watching. Please subscribe. Thanks for watching. Magpa-shoutout ka na kung gusto mo. See you to next video.